Hi, welcome to 5th Generation Hobby Shop. Testing tayo ngayon ng unit. This is the Double Bell 1911 MEU. Code number 728. This is the unit of Sir Pelex ng La Union, sir. Welcome. Shout out po sa inyo dyan sa La Union. This is your unit sir, the 1911 MEU 728. By Double Bell. Okay, this is the brand new 1911 MEU by Double Bell. Okay, bubuksan na natin sir, no? Hindi pa siya nabubuksan. From the stock room, ngayon pa lang bubuksan 'to. Okay, so this is the brand new 1911 MEU, code number 728, ayan, by Double Bell, MEU. Okay, comes with the gun case, and also comes with free pop dyno number 12, standard power, green gas. And yung request ni Sir Felix na 0.23 grams, 4,000 shots na BBs. Okay, yan sir. For free, bubuksan na natin. Okay, this is the 1911 MEU. Ayan. Okay, bagong-bago. Naamoy ko pa yung mga oil. Naamoy ko pa yung oil. Yan. Okay, this is the 1911 MEU by Double Bell. Code number 728. Unit of Sir Felix ng La Union. Sir, this is your unit. Ayan. Okay, 1911 MEU. Okay. This is full metal, okay? Full metal po siya. Metal yung slide niya. Also the frame, also metal. The magazine is also metal. Ang plastic lang po dito ay yung ito, yung grip cover. Ayan lang po yung plastic yan. Ayan yung po yung plastic. Pero the rest, metal yan. Metal, metal, barrels metal. Kaya ang 1911 is full metal. Okay? So mga nagtatanong po kung full metal po ba ang Glock. Yung Glock. Glock is not full metal po, no? Yung Glock, metal ang slide, polymer ang frame. Okay? Yung mga full metal natin na airsoft, katulad nito, 1911, yung M92, yung Beretta, full metal po yun. Okay? Yun yung mga full metal. Yung high kappa, hindi nga po yun full metal. Kasi yung high kappa, pakita ko sa inyo yung high kappa. I have the high kappa here. Okay, this is the 2011 high kappa 5.1 type R. So this is not full metal, no? Yan. Kasi ang high kappa, etong frame niya, etong up lower, itong lower niya, ito, itong lower frame niya, ito metal. Pero itong part na to ng high kappa, yan. This is polymer. Polymer lang po yan. No, unlike sa 1911, this one is metal. Yan, metal po yan. Ang plastic lang po dyan ay ito, yung grip cover. Yan. Pero the rest, full metal. Metal po siya. No? Metal. So, hindi rin siya, yun, take note, hindi rin siya katulad ng metal
nung mga real steel. Of course, hindi siya ganun. Kasi yung mga metal part or metal-like na material ng ating airsoft, especially sa airsoft, ay made of aluminum lang yan. Pot metals lang yan. Malambot lang siya na pagka-metal. Pero metal. Marami kasing klase ng metal eh. No? Maraming klase ng metal. But this one is, it's like alloy, aluminum na metal. So malambot lang siya. Pero still, a metal. Kaya kasi yun sa mga tunay, it's a real steel kasi yun. Steel talaga yun. Talagang bakal talaga yun. But this one is a metal. Okay? Metal pa rin siya. Pero hindi siya steel. Okay? Metal. Iba yung steel, iba yung metal. Okay? So again, the 1911 is a full metal. Okay? Metal slide, metal frame, metal yung grip except yung cover. Yan. Pero napapalitan yan. Yan. Napapalitan yung grip niyan kasi may mga ano yan. May mga screw. Okay? Napapalitan po yan. Okay? And it also comes with the extra loading nozzle. Ito po yun. Yan. Ito po yung loading nozzle. Yan. Meron siyang extra. Okay? And the cleaning rod. This is the cleaning rod, dual purpose. Pwede mo siyang panlinis. Pwede rin siyang panundot pag may bara. Eh, pag may bumabara dito sa, ano mo, sa barrel mo, sir, pwede siyang panundot. Okay? So, ayun, sir, wag po kayong gumamit ng bala. Wag niyong i-reuse yung bala na nagamit na. Okay? Pag nagamit na yung bala, wag niyo pong gamitin na ulit. Okay? Kasi pwedeng magbara. Okay? Sir Felix. Ayan, the magazine is double stack. Double stack. I think this is, ano eh, 15? I'm not sure, no? Tingnan natin kung ilang. Kung ilang rounds po ito. Lagyan lang natin ng BBs. I think 24 kasi double stack eh. So this is 24 rounder. So this is 24 rounder double stack. So mga WE kasi na 1911, 15 rounder lang yun, single stack. Sa double bell, 24 rounder double stack. Okay? Lagyan lang natin siya ng gas. Pero I don't recommend na ano na punuin mo, sir, no. Yan, nilagyan ko lang siya para mabilang natin kung ilan talaga yung laman ng magazine. I don't recommend na punuin mo yung magazine sa 24. Na isagad mo kasi spring natin yan. Spring, yung spring niyan, mabilis lang kasi yan lumambot eh. So wala na siyang laro. Wala na siyang palo. Kumbaga, wala na siyang laro. Lumalambot na siya kapag lagi siyang compress, okay? So ito po yung iingatan niyo diyan, sir, no, ito. Itong part na to. Ayan, kung mapapansin nyo dyan, yan, yung bulb na yan, meron yan o-ring. Sa gitna na yan, 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 sa gitna na yan, hindi lang kita masyado. Pero may o-ring yan na maliit. Yan po yung iingatan nyo na mawala. Diba? Mawala or matanggal or tumalsik. Ingatan nyo po yan na mawala kasi pag nawala yung o-ring na yan, hindi na siya nagkakarga. No? So, karga natin siya ng gas, no? 3 to 5 seconds. So ito lalagyan lang natin ng tatlo. 1 2 3. Okay, yan. Tapos dahan-dahan mo lang siyang hugutin. Kasi baka mamaya umangat yung o-ring na yan. Ayan. Pag walang o-ring yan, pag napansin nyo, walang o-ring na, tanggal yung o-ring. Pag kinargahan nyo, hindi siya lalabas lang yung gas, hindi siya magkakarga. Ito nagkakarga pero konting-konti lang. Okay? So, ingatan nyo yan. Observe nyo yan palagi yung o-ring niya yan.
Pag yan nawala, meron naman tayong available na ma-order dyan. So, isa sa mga problema talaga ng double bell, yung o-ring niyan mabilis tumalsik. No? Mabilis matanggal. So, yun. Ingatan nyo lang yung o-ring na yun, sir. Anon? Pag malamig na rin yung mag, pahinga nyo lang, sir. Okay? So, ngayon, meron na siyang gas. Meron na siyang BBs. Bago natin i-chrono, pakita ko lang sa inyo yung inyong unit. Yan. So, yung unit nyo, naka-fix yung sight. Hindi siya adjustable. Fix rear sight. Yan. Fix rear sight. Fix front sight. Okay, may serrations siya. Pares may serrations. Front and rear. Yan. Tapos, tingnan nyo naman yung markings. Diba? Kilalang brand. Alam nyo naman yung markings na yan. Kilalang brand talaga yung markings na yan. Okay? Yan yung, alam mo na. So, alam mo na yung brand na yan. So, hindi siya Springfield, no? Hindi siya Springfield brand. This is Airsoft Double Bell brand. Okay? Yung markings na yan, ano lang eh. Parang, ano lang to eh. Parang, painted lang. Okay? So, yan, sir. Sir Felix. Dual safety features, no? Dual safety, ambidextrous. Yan. Kailangan mo ikasa bago mo siya ma-safe. Yan, ambidextrous siya. So, ibig sabihin ng ambidextrous, magkabilaan yan. Okay, may point yung magkabilaan siya kung left-handed ka. Yan. Okay, so check natin yung safe. Okay, up for safe, down for fire. Up for safe, down for fire. So, kailangan nakababa yung hammer mo or ikasa mo, no? Bago mo siya ma-safe. Yan. Okay, so, gumagana yung safe. Baba ko yung safe, fire. Okay. Then, yung pangalawang safety feature, itong beaver tail, no? Pag wala, pag hindi siya engaged, hindi siya, kumbaga, hindi mo siya dinidiinan, hindi rin siya puputok yan. Pag dininan ko to, pag diniinan ko na, puputok na yan. Yan, okay. Ayun yung beaver tail safety, extended beaver tail safety. Pag ginawakan mo kasi yung grip, automatic yan na, engage, automatic engage, nadidiinan mo yan. Ayan. Okay? Check natin din kung meron thread yung barrel niya. Meron. May thread siya, sir. Hindi lang klaro masyado, pero may thread. Ayan, may thread yung barrel niya. Pwede kang maglagay dyan ng tracer. Okay? So, dahil may gas na siya, may BBs na, chronograph natin siya, no? Chronograph test. Tingnan natin kung ilang ano to, ilang EPS. Okay? Testing tayo, sir, ng EPS, kung ilang EPS tong inyong 1911 MEU, okay? Testing. Lakas ha, 360.1. Malakas. Okay? So hindi ko siya ubusin kasi mag shoot test tayo. Okay, Sir Felix, so La Union, shoot test tayo, sir. Okay, Sir Felix of La Union. This is the 1911 MEU code number 728 by Double Bell. Okay, testing. Okay, open chamber. So, ibig sabihin, wala na siyang bala. Okay, release the magazine. Always release the magazine for safety. And then, hatakin nyo yung slide yan. Mapapansin nyo, sir. Pag hinata ko yung slide pullback,
bumababa yung slide stop, slide release. Ayan, bumababa siya. Ayan. Then, release the magazine. I release the slide. Okay, hammer down. Okay, Sir Felix of La Union, sir. Okay, 100%. In good condition po ang inyong unit. This is the brand new 1911 MEU by Double Bell, code number 728. Okay, if you have more questions, sir, message lang sa aming page, 5th Generation Hobby Shop, or sa aming Viber, 0956-572-7896. So, sa mga gustong mag-avail, this is 5850 all in, kasama na yung gas, kasama na yung BBs, pre-shipping. Okay, 5850 only, all in. Okay, thank you for choosing 5th Generation Hobby Shop, sir. Salamat po sa tiwala. Sa mga nagtitiwala sa aming shop, 5th Generation Hobby Shop, maraming salamat po. Thank you, sir, and God bless.